So, babad muna natin itong liver ng a little vinegar lang habang niluluto natin yung pork. Garlic. Then, lagay na natin yung pork. So, hayaan muna nating ma-sear ng konti yung pork and then saka tayo maglalagay ng soy sauce. So, cover muna natin. Then, maglalagay tayo ng konting water. Isi-simmer na natin siya. Palambutin muna natin yung pork. And then, saka natin lalagay yung vinegar and yung liver. So, ayan, co-cover na natin siya. And then, si-simmer na natin siya for at least 20 to 30 minutes or until tender. So, after 20 minutes, check natin. So, dahil pwede naman na malambot na siya, ilalagay ko na yung vinegar, carrots, pork liver, and then yung bell pepper, then yung green peas. Kaya ayokong magluto dito na gamit to dahil kasi yun nga dumudulas kasi tong glass eh, kaya bira akong magluto dito sa gas range ko kasi pag ito yung ginagamit ko dumudulas talaga siya. Although meron naman akong plate pang induction para magamit ko tong glass na to, glass pot ko sa induction, kaya lang may mga ginagawa pa kasi dyan sa kitchen counter. Makakagulo ako dun sa mga pineprep. So, dito na lang ako nagluto. Total di naman to makalat. So, cover natin ulit. And then, antay na lang natin siyang maluto and magmantika. So, cover muna natin. So, lagay din tayo ng laurel leaves and whole peppercorn. After 10 to 15 minutes, okay na to. So, ayan guys. So, nagmantika na siya. Kagandahan dito sa lutuan na to, hindi siya basta-basta masusunog or hindi siya basta-basta magdidikit-dikit. So, plating na natin to. So, syempre nahugasan ko na yung mga okra. Luluin lang natin sa paper towel para mas lumigit yung ilalagay natin na mixture. So, 2 eggs. Flour.
and cornstarch. Siyempre, salt and pepper. Ito optional lang naman for color. Smoked paprika, pwede na namang sweet paprika or kung anong klaseng paprika ang meron kayo. Okay lang naman yun, kahit wala to. And then, garlic powder. Konti lang. And syempre, mix natin. And then, you may add yung liquid kung kulang. Depende sa dami ng flour na nilagay ninyo. Yan. So, ganda siya kalapot. Magdadagdag tayo ng water. Pero alalay lang ha. Pagbuhos. Kasi baka mamaya masobrahan nyo naman. Yan. Okay na to. Antayin ko lang na ma-preheat matapos mag-preheat yung deep fryer ko. So, ganun lang. Ilalagay ko na lahat dito. Para mas madaling i-fry. Yan. So, ganun lang. Pagka umibabaw na siya, ibig sabihin, luto na. So, plating na natin yung okra.